Magandang araw sa iyo, kaibigan. Ngayon sa araw na ito ay meron tayong mga ilang talakayin na pag-uusapan na ngayon na napapanahon kung ano ba ang punot dulo ng mga kahirapan. Ang pinamagatan ng aking pong talakayin o ang topic ng aking pag-aaralan po ngayon sa umagang ito ay may pinamagatang bakit labis ang kahirapan? Paano pinahintulutan ng Diyos ang mga bagay na ito? Isipin natin na sabi ay Diyos ng pag-ibig, ngunit nangyayari ang mga sakuna, mga kahirapan at mga krimen sa ating kapaligiran. Nga ba na masasabi ba natin na ang Diyos ay pag-ibig sa kabila ng mga krisis na ito? Hayaan niyong bigyan ko kayo ng isang kwento na mula sa ating pag-aaral. Ang sabi dito sa kwento nito, merong isang kasambahay na ang pangalan niya ay Clara. Itong si Clara ay 15 taon na nagsilbi sa kanyang amo. Siya isang magiliw, matapat na kasambahay. Ngunit dumating sa isang araw ng kanyang buhay na itong babae na ito na si Clara ay nawala at tinahanap ng kanyang amo. Sa kadikatagalan, ilang araw nang lumipas ay isang mabuting pangyayari na nakita muli ng kanyang amo na itong si Clara ay nandoon sa malayong lugar sa bundok na kung saan itong babae na itong si Clara ay nagugutom na walang makain at mamamatay na siya dahil sa kanyang pagkagutom. So nung kanyang tinanong siya ng kanyang amo, bakit ka naririto? Ang sabi niya, siya ay malungkot. Ang sabi niya po ay, iwanan mo na ako at gusto ko nang mamatay. Ayun ang kanyang sambit sapagkat nagkaroon siya ng negatibong emosyon na iniisip niya na wala nag-aalaga sa kanya, nag-aaruga, ni walang umaalala sa kanya. Na siya ay simpleng kasambahay lamang, may mga simpleng gawain, hindi siya kagaya ng iba. Kaya itong si Clara ay gusto niya nang mamatay dahil sa kanyang pagdadalamhati na ito. Wala siyang kamag-anak, ni wala siyang kaibigan na mapagsabihan ng kanyang mga hinanaing na nararanasan. Gayun din ang ating sanlibutan ngayon. Na kung saan panigman ng sanlibutan natin ngayon, ang ating mundo ay dumaranas ng iba't ibang kadalamhatian o iba't ibang kahirapan. Sa kapumunta ay merong krimen, kahindik-hindik na mga pangyayari, kamari-mari-mari na mga krimen sa paligid at gayon din mga sakuna, kakasabog lamang ng bulkan at ngayon meron na naman na panibagong sakuna na salot na COVID-19. So parang wala na tayong pwedeng puntahan pa na mas kakaroon tayo ng siguridad na tayo ay ligtas. Ngunit, nais kong bigyan kayo ng ilang katotohanan na nagmumula sa aklat ng Biblia na ano ba ang sinasabi? Na merong katotohanan na dalawang pwersang nagtutunggalian mula sa kabutihan at kasamaan kung papaano ang tao sa mundo ay involved dito. Ito po na sinabi ni Kristo sa kanyang banal na kasulatan na sabi po sa aklat ng Mateo 13:27, at ang mga alipin ng puno ng sambayanan ay nagsiparoon at nagsabi na sa kanya, Ginoo, hindi baga nang gasik ka ng mabubuting bunhi ng iyong bukid? Ngunit magkagayoy, saan nagmula ang mga pansirang damo? Saan nagmula nga naman itong mga pansirang damo? At papatuloy at siya'y sumagot na nagsabi, ang naghahasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao. At ang bukid ay ang sanlibutan. At ang mabuting binhi ay ito ay ang anak ng kaharian. At ang pagansirang damo ay ang anak ng masama. At ang kaaway na nagasik ng mga ito ay ang diablo. So makikita po natin sa paglalarawan na to na may dalawang pwersa naglalaban na kung saan ang gawa ng Diyos at ang gawa ng Diablo ay mating malalaman ngayon.
sa ating pag-aaral. Ngunit ngayon sa araw na ito, nais kong dalhin kayo sa spiritual na katotohanan kung saan ba nagmula at o nag-ugat at punong dulo ng mga pangyayaring ito sa ating buhay. Sabi po ng Apokalipsis 12:7, at nagkaroon ng pagbabaka sa langit, si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon, at ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka. At hindi sila nanganalo ni nasumpungan pa man ang kanilang dako sa langit. At hinagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinawag na Diablo at Satanas, at dumaya sa sanlibot, sa buong sanlibutan. Siya'y hinagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay hinagis kasama niya. So ito, pinalarawan sa isang sumbilikal na larawan na itong Diablo na ito, na matandang dragon na si Satanas, ay kagaya ng pagkadepiksyon sa isang larawan na ito. Yan. At ngayon, at ang sabi po ng Apokalipsis, na siya'y hinagis sa lupa. Saan po siya hinagis sa lupa? Dito po sa ating mismong tinatahanan na itong Diablo na ito ay hinagis. At ang ilang tanda na nakita sa langit ay narito. Isang malaking dragon na mapula na may 7 ulo, 10 sungay. Sabi ng Apokalipsis 12:3. At sa kanyang ulo ay may 7 diadema. At kinaladkad ng kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit at pinaghagis sa lupa. Kaya ito, kung makita nyo si Satanas at ang dragon ay hinagis mula sa langit dito sa lupa, bago na mangyari yun, ay nandaya siya ng maraming kapwa niya anghel doon. Ano po ang sabi? Kinaladkad ng kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit pinaghagis sa lupa. So, dinaya niya rin yung mga ibang anghel na magkaroon sila ng rebelyon sa Diyos na kung saan kanilang tinuligsa ang pag-ibig at hustisya ng Diyos nating Panginoon sa langit. Sabi po ng propeta Ezekiel 28:12, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, iyong tinatakan ang kabuuan ng puno ng karunungan at sakdal na kagandahan, ikaw ay nasa Eden na halamanan ng Diyos. Lahat ng mahalagang bato ay iyong kasuotan. Ikaw ay pinahirang kerubin na tumatakip sa isa. Ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos. Ikaw ay nagpanhik manaog sa gitna ng mga batong mahalaga. Kung makita nyo, ito ang trono ng Diyos na kung saan isa si Satanas o si Lucifer na tinatawag na noon na tala sa umaga na nagtatakip sa luklukan ng Diyos, sa kaluwalhatian ng Diyos. Isa sa pinakamalapit na anghel sa Diyos, Ama. Kaya itong si Lucifer, dahil sa kanyang kagandahan ay pinahamak siya ng sarili, nagkaroon siya ng pagnanais, pagdiskontento sa kanyang sarili na gusto niya rin naging kagaya ng Diyos. Sabi po ng propeta Ezekiel 28:15, ikaw ay saktal sa iyong lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin hanggang sa ang kalikuan ay nasumpungan sa iyo. At ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan, iyong ipinahamak ang iyong karunungan dahil sa iyong kaningningan. At sabi po ng propeta Isaiah 14:12, ano ba't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga, anak ng umaga? Paano ikaw ay lumagpak sa lupa? At sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit, aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos, at ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Nagkaroon siya sa kanyang puso ng pagmamataas na gusto niya rin sambahin kagaya ng Diyos. Na gusto niya rin ang pagsamba ng mga anghel ay kagaya sa Diyos. Kaya ito si Satanas ay naghasik ng binhi ng hindi pagkakontento sa anumang kalagayan na meron siya. Nagasik siya ng mga binhi ng kalungkutan sa marami, simula sa mga anghel doon sa langit hanggang dito ngayon sa lupa. Bakit, kung iisipin natin, hindi na lang ginawa ng Diyos na sila ay wasakin? Kasi gustong ipalarawan ng Diyos, kagaya ng larawan na ito, na isang bata at ang robot, na ang bata ay nilikha
na merong sariling pasya, kaisipan, kakayahan umibig, kakayahan sumunod, hindi kagaya ng isang laruan na robot na, na kung ano ang nakaprogram sa kanya ay isusundin niya sapagkat ito ay nakalagay na sa kanyang sistema. Ngunit ang Diyos ay gusto niya sumamba at sumunod tayo hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-ibig. Kaya ang Diyos na mula sa langit ay napatunayan na isang Diyos ng pag-ibig at hustisya. Noon, na nakikita natin bagamat na ang suliranin ay ating nararanasan sa sanlibutan ito, ngunit merong Diyos na nagmamahal sa atin. Na ang sanlibutan ay nahulog man sa pagkakasala. Ngunit kaibigan ko, merong isang pag-asa na ang Diyos ay dumaalala at gumagabay sa atin. Sabi po ng aklat ng 1 Korinto 4:9, ginawang panoori ng sanlibutan at ang mga anghel ng mga tao. So naging panoori sa sanlibutan, nakita ng mga anghel kung papaanong nilikha ng Diyos o papaanong nahulog ang kaaway o ang diablo doon sa lupa, dito sa mundo natin, na kung saan balak niya rin sirain yung gawa ng Diyos. Kaya yan, yung perpektong ginawa ng Diyos, yung unang ating mga magulang na si Adan at Eva, nalilikha ng Diyos, sila ay merong kakayahan na mag-isip ng malaya, merong papasyahan na gumawa ng mabuti, masama, sumunod o hindi, umibig at hindi. Ngunit, sa isang pagkakataon na binili na siya ng Diyos, na sa lahat ng halamanan ay maaari niyong makain ang lahat ng bagay, ngunit, sabi po ng Genesis 2:16, at ng lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakain ka ng may kalayaan. Pagpapatuloy, dadapot sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, ay huwag kang kakain sapagkat sa araw na ikaw ay kumain yaon ay walang pagsalang mamamatay ka. So binalaan sila ng Diyos na huwag nilang kainin ito sapagkat sa oras na kainin nila ito ay tiyak na kamatayan ang mangyari sila. Ngunit sadyang tuso ang kaaway, sadyang tuso ang diablo, si Satanas, na sa pamamagitan ng ahas siya ay nagsalita. Na sabi po sa Genesis 3:1, tunay bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain sa alam punong kaaway sa halamanan? Sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakain kami. Datapot sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan, ay sabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyon, nihiwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamatay. At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo'y mamamatay. Nakita niyo po ang isang mahiwagang pandarayan ng kaaway kung papaano niya hinatak ang pala. Sabi niya na tunay na hindi kayo mamamatay. So, nahikayat ang babae na gawin yung hindi pinag-uutos na Diyos na huwag silang kakain. Sabi po ng Genesis 3:5, sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain niyoon ay nadidilat ang inyong mga mata at kayo'y parang magiging Diyos na makakakilala ng mabuti at masama. Na parabagang sinabi ng Diablo na iyang Diyos niyo ay isang sakim na ayaw ninya na maging kagaya kayo na nakakaalam ng mabuti at masama. So doon pa lang, inatake niya na yung pag-ibig ng Diyos na gusto niya sirain na ang Diyos ay hindi pag-ibig, na ayaw silang maging kagaya ng nakakaunawa ng mabuti at masama. Sabi po, at nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuti, kainin at nakakalugod sa mga mata, at ang kahoy mananasa upang mapantas ng tao, ay pumitas siya ng bunga niyon at kinain. At doon na nga nahulog ang babae sa pagkakasala at nadaya siya ng kaaway. At hindi lang po yung binigyan niya rin yung kanyang asawa na si Adan. Dahil diyan nagkaroon na kapangyarihan ang kaaway na kung saan ay meron siyang paghahari sa mga tao sapagkat sino siya imbis na ang Diyos. Kaya ngayon, ang ating unang mga magulang na si Adan at Eva ay nakaramdam ng unang pagkatakot, unang kadalian, kalungkutan, at kahihiyan.
Ang sabi po ng Genesis 3:10, narinig ko ang iyong tinig sa halamanan at ako'y natakot sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtago. So nakaranas sila ng ganito. Dati sila ay nakikipag-usap sa Panginoon ng harapan, mukhaan, at ngayon ay nahihiya siya. At ngayon ang dalawang ang mag-asawa ay nakaramdam ng mga ganitong karanasan na kung saan sila ay nagkaroon ng pagkatakot sa Diyos. Sabi po ng Genesis 3:11, nakakain ka ng banang bunga ng punong kahoy na inutos ko sa iyong huwag mong kainin. Ang babaeng ibinigay mo sa akin kasamahin ay siya'y nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at aking kinain. So ang babae na nagkumain ng punong kahoy ay nagdala ng pagkakasala sa kanila. Sabi ng babae, Genesis 3:13, dinaya ako ng ahas at ako'y kumain. So ngayon dahil sa kanilang nagawa na ito, walang ibang gusto ng Diyos kundi sila'y mapabuti. Ngunit dahil sa kanilang paglabag, sa test of loyalty na kanilang hindi nasunod, ay pinaalis sila doon sa halamanan ng Eden. Sabi po ng Genesis 5:5, at ang lahat ng mga araw na ikinabuhay ni Adan ay 930 taon na siya'y namatay. So dahil doon na walang kamatayan ay nagkakaroon ng kamatayan. Mula kay Adan ang mga tao hanggang sa panahon natin ngayon. Ngayon ay pabata ng pabata. Ngunit sabi po ng aklat ng Juan 8:44, isang sinungalin at ang ama nito ay si Satanas. Siya na nandaya sa umpisa pa man doon sa halamanan ng Eden. Sino ang may kagagawan ng mga pagkakasakit, kadalamitan, sakuna at mga tagkagutom? Lalo tikit sa ating ngayon sa COVID-19. Sabi po ng Panginoon habang siya ay nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaiah doon po sa sinagoga, ay meron isang babae na ang matagal na itong mayroong sakit. At itong babae na ito, ay sabi po ng Lucas 3:17, at ang babaeng ito ay anak ni Abraham na itinalian ni Satanas sa loob ng 18 taon. Maisipin nyo lang po mga kaibigan na kung saan si Satanas pala ang mero kinalaman doon sa babae na yun na 18 taon siyang ginapos sa ganong kalagayan. Hindi ba dapat kalagaan ng taling ito sa araw ng Sabat? Kasi si Kristo na nagsasabi. At sa aklat po ng Hob, na sabi po doon na ang mga tao, noong mga anghel, ay nagpapanood pa rito. At ang sabi ng Diyos, Panginoon kay Satanas, saan ka nanggaling? Sa paruot pa rito sa lupa at sa kapanahik manaog doon. Kasi si Satanas ay pumupunta doon sa langit para makipag-meeting kasama ng ibang mga anghel. Sabi po ng Hob 1:8, iyo bang napansin ang aking lingkod na si Hob sapagat walang gaya niya sa lupa? Nasakdal na matuwid na lalaki na nakatakot sa Diyos at umihiwalay sa kasamaan. Nang magkagayoy sumagot si Satanas sa Panginoon na nagsabi, natakot ba ang walang kabuluhan si Hob sa Diyos? Ngunit pagbuhatan mo siya ng iyong kamay ngayon at galawin mo ang lahat ng niyang tinatangkilik at itatakwil ka niya ng mukhaan. Kaya ito si Hob, ay sabi ni Satanas, kaya ka lang naman sinasamban niyan ay dahil pinagpapala mo siya. Subukan mong alisin lahat iyan at ako'y nangangako tatakwil ka niya bilang iyong Diyos. Sabi po sa Hob 1:12, at sinabi ng Panginoon kay Satanas, narito lahat niyang tinatangkilig ay nasa iyong kapangyarihan. Siya lamang ang huwag mong pagbuhatan ng iyong kamay. Sa gayoy lumabas si Satanas na mula sa harapan ng Panginoon. Kaya nung dumating sa kanya ang pabalita ng kanyang mga lingkod, ng mga nag-aalaga ng kanyang kahayupan, itong si Hob ay nagulat sa isang balita na ang kanyang lahat ng mga ari-arian at ang mga hayop na kanyang ari-arian ay namatay sa kapangyarihan ng Diablo. Gayun din bumalik sa kanya at sinabi sa pangalawang pagkakataon, namatay ang kanyang mga anak at ang iba niya pang mga pag-ari-arian.
Kaya si Job ay talagang nakaranas ng isang kalungkutan sa kanyang puso sapagkat namatayan siya ng kanyang mga mahal sa buhay, ang kanyang mga anak, at ng kanyang mga hari-harian ay nawala. At dahil doon, sabi po ng aklat ng Job 1:21, at ang Panginoon ang nagbigay, at ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. O lahat na tinatangkilik ng tao ay binigay dahil sa kanyang buhay. Ngunit pagbuhatan mo ngayon, Panginoon ang nag-alis, purihin ang pangalan ng Panginoon. Gayunpaman, pinuri pa rin ni Job ang kanyang Diyos, bagamat naranasan niya yung ganung bagay. O lahat na tinatangkilik ng tao ay binigay dahil sa kanyang buhay. Ngunit pagbuhatan mo ngayon ang iyong kamay, galawin mo ang kanyang buto at ang kanyang laman at itatakwil ka niya ng mukaan. Kung makita nyo, sabi po sa Job 2:6, at ang Panginoon ay nagsabi kay Satanas, narito siya nasa iyong kamay, ingatan mo lamang ang kanyang buhay. Kaya si Job ay nakaranas siya ng isang sakit na mula hanggang talampakan, hanggang sa kanyang puyo sa ulo, ay meron siyang napakalalang sakit na sugat. Kagaya po ngayon sa ating panahon na meron tayong krisis na yon ng COVID-19, na ang kaaway ay may kapangyarihan magbigay ng ganoon sakit kay Job. Gayun din sa panahon natin ngayon, kung bakit tayo nakakaranas ng mga pagkakasakit, ang nagdala nito walang iba kundi ang kaaway ang Diablo, si Satanas. Sabi po ng Job 2:7, sa gayoy umalis si Satanas sa harapan ng Panginoon. At pinasibulan si Job ng mga masamang bukol na mula sa talampakan ng kanyang paa hanggang sa kanyang puyo. Kaya si Job ay nagkaroon ng malalang sakit na ito at talagang nagdala sa kanya sa kadalanghatian. Ngunit ang sabi po ng Job 1:22, sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job ni inarimang mangmang ang Diyos. So sa lahat na iyon, pinapurihan niya, hindi niya sinisi ang Diyos sapagkat nalalaman niya na sa isa siyang pagpuwersa ng dalawang nagtutunggalian ng kabutihan at kasamaan, na ang nagdadala ng kabutihan ay ang Diyos, ang nagdadala ng kasamaan ay ang kaaway. Sino ang nanakit kay Job? Sino ang nagpahirap kay Job? Si Satanas. Sino ang nagnakaw ng kanyang mga hayop at pumatay ng kanyang mga alipin? Si Satanas. Sino ang nagdala ng buhawi na pumatay sa kanyang mga anak na lalaki at babae? Walang iba po kundi ang kaaway ng si Satanas. Maraming pinahintulot ng Panginoon ang mga paghihirap na dumating upang subukin ang ating katapatan at pag-ibig. Maaring pinahintulot ng Panginoon ang mga paghihirap na dumating upang subukin ang ating katapatan at pag-ibig. Ngunit si Satanas ay may sala at may kagagawa ng lahat ng kasamaan sa sanlibutan. Kaya kung nakakaranas tayo ngayon ng mga sigalot at mga salot na ito ng COVID-19, ito po ang dinalang trahedya ng kaaway sa atin para masira yung ating relasyon sa Diyos. Tayo na sa gitna ng paglalaban ng mabuti at masama ng Panginoon at ni Satanas. Sabi po ng Apokalipsis 12:12, kaya't mga galak kayo o mga langit at kayong nagsisitahan dyan sa aba ng lupa at ng dagat, sapagkat ang Diablo ay bumaba sa inyo na may malaking galit sa pagkaalam niya na kaunting panahon na lamang meron siya. Bumaba ang Diablo na may malaking galit sa atin na gusto niya na ang bawat isa sa atin ay mapahamak, magkaroon ng kadalamhatian, lungkot, pagkasira ng tahanan, lalo tigit pagkakaroon ng mga sakit na magdadala sa atin sa kamatayan. Sabi po ng 1 Pedro 5:8, kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat, at ang inyong kalaban na Diablo ay gaya ng leyon na umuungal, ay gumagala na humahanap ng kanyang masisila niya. Kaya ang Panginoon, bago dumating ang Panginoon sa galagayan na siya'y ipinako sa krus dahil sa ating mga kasalanan, nung siya ay ipinanganak pa lamang, ang kaaway ay gusto nang patayin ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga ginamit na lingkod. Itong si Augustus Caesar na kanyang inutusan na ipapatay lahat ng mga bata na nabubuhay sa panahon na iyon. Kaya ang Panginoon ay pumunta sa lugar po ng Nazareth. Yan ang pakipaglaban
ng mabuti at masama na tayo ang nasa gitna nito. Ngayon, kaibigan, ito ay isang pangyayaya ng Diyos na kung saan nais niya na magkaroon ka ng isang matiwasay, mapayapa at masayang buhay sa kabila ng mga pagsubok na dinaranas natin ngayon sa panahong ito. Itong larawan na ito, nagsasabi, tinatawagan ka ni Kristo na lumapit sa Kanya. Sabi nga po ng aklat ng Mateo 11:28, magsiparito kayo sa akin kayong lahat na nangangagpapal at nangangabigatang lubha at kayo'y aking pagpapahingahin. Pagpapahingahintahin ng Panginoon sa mga ganitong kalagayan na kung saan nagdudulot sa atin ng pangamba, pagkatakot at ang ating relasyon sa Panginoon ay nawawala dahil sa mga takot na nangyari sa ating kapaligiran. Ngunit ang Diyos, nagbibigay siya ng tunay na seguridad, kapayapaan at kapahingahan sa ating pagod na kaluluwa. Ngayon, kaibigan ko, maaring lito ka pa ngayon, ngunit nais ng Panginoon na tumatawag sa iyo. Pag siya'y tumawag, ay huwag natin pagnimatigasin ang ating puso, tanggapin ang kanyang panawagan na kung saan tayo makakasigurado na tayo ililigtas niya sa lahat ng ano pamang kadalamhatian at problema suliranin sa buhay. Pagpalain nawa tayong lahat ng ating Panginoon.